if ever may manggagaling sa taas, sa mismong buff, meron na sila agad idea. Okay, well played for the side of Infamous TH. Another trap being laid to secure the division coming from Infamous. Uy! Look at that, nag-connect dito yung abyssal arrow ni Ramses. Pwede nilang gawin to, but then the figure is there. Disengage lang din nila for the side of Team Payaman. Dito nakukuha nila yung mga little wanderer. Kahit maliliit na bagay yan, malaking bagay yan, pagka nakikipag-touch kayo. Kasi nabibigyan din kayo ng regen effect niyan kahit sa ilang second. Exactly. Abs reveal daw. Soon, soon. 20k, 20k ano, pagka 20k followers tayo sa page, abs reveal. Pero guys, questionable yung ginawa ni Atlas. Binantayan ko si Atlas eh, kaya ako nakatuto kanina sa phone ko. Sinusunpok niya na yung orange buff, sabi ko, ay, ang galing. Ahatid sana niya pagbalik, pagdating niya Hayabusa, bawas na. O yung pagdating ko, iniwan din niya. Ganun din, no? Oo, na-reset lang din. So, medyo na sayang. Oo. Hindi, wala nga eh. Wala nga hero doon eh, si Reggie. Oh, so medyo nasayang yung oras siya sa panununtok doon, tapos iniwan din niya. Tama, okay. Oo nga, no? Questionable talaga yun. Nagkati sa Rainy, tapos may bandang middle lane, protect na lang din. Meanwhile, Hayabusa here, naiispatan ng ultimate YSS. Let's useful see. Talaga yun, no? Kasi pwede lang pagbigay ng vision yung ultimate YSS. Then, kung dito tamang inala, wala sinamaan ang kanyang Tyrant's Revenge. Meanwhile, may bandang Getty, perfect match, disengage. Maingat sila makipag-clutch dito ha, sa side ng Team Payaman. Maingat. Oo nga, pumibelo ang Infamous BH. Sinamaan na naman dito, the knockup! After knockup, Piraga Armor being taking down. Look at the focus fire, hands down to 5%. We're able to take Janus doing a great job. Plus the combination of Kupra. Freaker out na muna dito, disengaging from the rest of the Infamous PH. Mainit ang Infamous taking or getting the first blood for the side. Arrow won't connect, but still they're able to take down Rain. It's raining men. Look at the setup with the dragon, the alley-hook combination. Ramses, tinamaan pa nga dito ng lintik na yan. Tumatagbo pa. Kala ko go-go pa sila kasi pumasok si Bibi. Sabi ko, lamang sila eh. Wala sila sa lanes eh. Diba? Kung may shadow kill ba yun? Ay, wala. Wala. Kaya hindi lang kapalag. 4-1 trade yun ah. Oo. Punit yun kung nandun sila sa damuhan kanina. Tapos meron siyang ultimate. But look at this, Clark dito na secure niya yung jungle monster na yun. Naispatan siya ni Hans. Nagbabato ng kanyang canister. Meanwhile, Dave here pang mag... Mas gusto niya simulan sana dito yung turtle. Pero naispatan siya dito. Nice position back from Fernandez. Pero ejector out niya doon si Dave siya. What shadow patakas dito! Back up sa dalawa! Nasaya pa ng kalapati. Abisan araw na Sonic. Maganda sana yung yakap dun ng Kupra natin ha, wala lang follow-up damage. Kumanto eh, pagkanto nung muntikan na mabagok. Okay, muntikang mabagok. Good pop ng Purify, the reaction coming from Rain is on point. Kasi if ever dalawa sila mahuli dun, yun yung go signal eh. Na pepektusan sila ng mga core hero ng Infamous PH. 3-1 ang ating score in favor of Infamous PH. In terms of gold, 700 lang kalamangan. Under 4 minutes of the game. Tama ka dyan. Maliit na kalamangan pa lang naman to. Masyado pang maaga to defy or mag-ano tayo dito agad yung assumptions natin. Kasi sa 4-man rotation dito para sa side ng Infamous Page paakyat. Naramdaman dito ni Chu. Mukhang mag-aakang tayo sa side dito. Meanwhile, tatlong miyembro naman na nakapokus pa rin yung may bandang turtle buff. Nakuha nila yung dito ha, sa bandang top lane. Gagawin na nila yung turret doon. Pampalim na lang din sa makukuhang turtle dito. Pero alam ko matagal ng discussion guys, ano ba mas mabuti? Turtle o turret? Para sa inyo, pero wait lang. Knock up, pero makakaligtas. Yan, balik tayo sa usapan. Well, for me, parang mas okay sa akin yung objective, yung turret. Turret. Na matitakedown. Kasi, ano yung malaking bagay yun ah, kasi mababawasan, tapos medyo masisira yung rotation nila, mapipilitan sila mag-react kasi nasisira sila. Hindi sila exactly. Mag-engage agad sa isang clash. Ayun na nga. The idea kami from Madam Athena, arrow won't connect, muntikan lang. Pero muntikan ay laging tatandaan ay hindi sapat para tumama. Waiting for another arrow and pop immortal, pop-ify, disengaging. Well played na naman si Rain. Napakaganda ng kanyang reaction time. Okay. Another arrow. Grabe naman. Napabandingit yun, no? Oo. Every time they're trying to move forward,
eh sinas binibigyan sila eh no ayan another naman. One connect after connect chane yin yang nila pag nandito sa sahig RKO patay ang hangin and look at that unstoppable force na stand pa ejector beam pa Reggie is down and alis na ata dito Fernandez will be taken down by the Hayabusa look at that muntikan tamaan Dave is doing a great job getting or picking that hero. One for one trade yung naganap na na pero for me parang mas lumamang doon yung team Payaman. Nakuha nila dito yung Johan natin. Abyssal Arrow nag-connect dito si Aljol with the Jin Kundu and Shun Fu nakatakas rin naman siya dito. Grabe lang ni Arrow. Yun nga eh. Pag tumatama no, talagang ginogo niya. Nagaantay lang sa isa pang rest mo. Okay. May magnet eh. May magnet tong Arrow niya. Ni Ramses. Oo, ni Ramses. At ano yung number 11 Valenzuela daw ka. Ayun pala eh. Okay. Sa Valenzuela may disiplina. Yun ang tagline namin dito guys. Sabi niya, disiplina ang kailangan. Pero dito si Dave shuriken lang din. Out lang with the quad shadow. Ultimate has been used by the YSF with the flambot here. Wala naman siya matatarget doon. Nag-stretching lang kumbaga. Warm up lang. Warm up lang. Ayun na, tinamaan na dito ng dalawang hovercraft. Ang miyembro na knock-up and last insanity for the last chance para makaligtas. Sustaining nga niya yung sarili from the backline. Napaganda na talon ni Lemford. Zoning potential. The Dragon being popped. Rain running for his life. Clark Culado. Eto na si Alja Wave. The Dragon. Nakukuha pa ba? Clark will fall. Lembot as well. Two man down for the side of Team Infamous. While may sariling business dito si Fernandez. Aljon taking down dito or defending ang kanilang turret onto the top. Ramses trying to connect ang arrow. Disengaging as well. Regaining their composure against Team Payaman. Tama ka dyan. Look at this ha. Nakukuha na naman dito ni Dave yung mga objectives na dapat okay, magiging sakit ng ulo yan ha. It may be the cause for their fall. Bisel Arrow this time hindi nag-connect. Nasaikuan siya dun ni ano ni Dave na iwasan. Na ano? Nasaiko Melendez. Ayun lang. Nasaiko Melendez pa nga. Hindi oh, na mo diba? Iwas siya. Malikot ka talaga dapat may kalaban kasi na kahit nasa bush kayo. Tamang hinala ka. Hoy! Naku po! Hindi nag-connect yung Tyrant Savage dito ni Lembot ha. Sayang ha. Perfect setup na rin sana yun. Perfect match dito. For ating Atlas. Ang weird nung ano, nung di ba diba si ano, si Hayabusa pag nagkakas ng ano, ng skill or pag bumalik siya sa isang shadow niya, tumatay yung diretso. Nung ninakap siya dun, nakanakap siya ng diretso yung katawan niya sa ere. Ang pangit tignan. Bumaba lang na. Oo. Bumaba lang gano'n. Eto na. Oop! Alam mo, gusto ko yung combination na Infamous Beach, yung vision. May global vision sila galing kay ano, kay Janus. Yung ano, oo. Yung Earth Shock. Tapos, if ever, meron pa silang another arrow, talagang dinadaan nila sa ano, sa vision. So, lagi silang 3 steps ahead in terms of movement. Doon sila mahihirapan para ma-execute yung great place nila dito. Tama. Napakadaming vision for the side of Infamous PH. Meanwhile, dito naman sa side ng Team Payaman, ayan na, nakapag-clicker out. Gusto sana i-pick up dito ni Fernandez ha. Offlane versus not offlane. So, Clark, put away the members of Team Payaman. Lahat, Lomit, dapat tayo. Pero dito si Lebot, knock niya, base bouncing ball, papalapit dito kay Dave. Sira yung sariling mundo, shutdown pa nga. And it's a double kill for eggs for si Jan Kim sa kapatay ng isa. Lemo dito pumapalad pa rin with the vacuum. Oh my gosh! That is a 2 for 1 trade ah. Yun ang naging problema ng team Infamous. If sila yung naunahan in terms of pag-initiate at hindi tumatama yung mga dapat tumama, eh dun sila delegates. Ayun, look at that. Si Janus, di ba? Papasok pa lang si ano sa kanya. Si Atlas, sinalubong agad niya. Sila talaga dapat ang mag-initiate sa ganitong lineup nila. Naka-blade of despair na dito yung ating YSS. Kaya sakit-sakit na rin yung nagiging damage niya. Meanwhile, si Y... Si Yuzong Shintan, sabi niyo. Si Yuzong, yung kapatid niya, naka-ended battle. Oh. Magkapatid lang guys eh. Si YSS, si Yuzong Shin, tsaka si ano, Yuzong Shin. Dito yeah. Natin masusubukan yung asim, yung sakit ng isang marksman papunta sa late game. Kung kanina yung team pa yun, nakakasabay-sabay sila. Kaso papuntang late game,
di na din madedenay, papalapit pa lang kayo, naaarip na kayo, no, marksman ang ipamusti. Oh, ayun, no, sinasalo lang nila na sinasalo yung arrow, taking unnecessary damage. Itong Team Payaman, sineset up dito ni Aljon, Wave the Dragon, Earth Shaker being popped. Ayun na, kinumit na lahat ang pwede i-commit there to the take down, but it's only a trap. Kumakawala pa nga dito, Hayabusa doing great job, si Janus tumatakbo, as well as Aljon, takbong magnanakaw, nakita pa nga, nililito, sumasidestep. Ayun na nga, Dave doing a great job escaping the gang from Infamous PH. Mas malikot talaga ang isang ninja, pero dito si Janus trying to run away. Nanakap siya dito ng ating Aljon, pero nakapag-fury fight. The vision is real. Abyssal Arrow nagko-connect. Dave here, time fight, right target to the Shadow Kill. Napatay niya dito si Lebot. Look at that, pumasok pati si Ramses dito, pero napatay pa rin si Janus. Sumahabol pa rin sila dito kay Ramses. Double kill pa nga para kay Rain, pero nakapatay pa nga dito with the Abyssal Trap ang Selena. Reverse cut na naman galing kay Profi. Nadaan sila sa microhan, ang daming pulado. Mm-hmm. Diba? Pero hindi nila tuluyan. Wala silang yung specific target. Tama. Na pwede nilang i-pick of that time. And yes, Team Payaman doing a great job juggling each and every damage na ino-offer ng Infamous PH dito. And another one, RKO, hindi ka pwedeng pumasok mag-isa sa Team Payaman. Alam mo yan, pagka naka-team fight composition, hero kayo, and knowing na pinpoint hero ka, hindi ka pwedeng mag-audition. Mismo, pinaglalaroan ng Team Payaman ang Infamous PH sa kanyang kamay. Bola, pinasarap lang pala, gumaganti dito. Ito na ang ganti ng Ape, Profi, look at you ha. Inaangat niya ni Minion Wave, getting ready for the Lord, para dire-diretso na lang dito. 10 seconds on to the dead time ni Fernandez, enough time para makapag-regroup to plan their triangle defense. The Payaman mindset nga daw, ito na yung may, ano nila, tawag dito, dudut strategy. Nagalit ko, dudut eh. Diba? Kinuwala ka nila. Ang igit rotation ang tawag dito. Igit na igit. Ayan na nga. Very igit rotation na movement nila dito. Enemy turret has been destroyed na nga dito. Look at Dave. Focus pa dito may bandang bottom lane ng Infamous PH. Meanwhile, tinutunaw na ng tatlong miyembro ng Infamous PH ang Lord natin habang nag-iisa dito si Fernandez. Lembo na knock up with a yakap of kalapatin. Pero where is the follow-up? Na dito na ang dragon natin. Lakitan. Ipang visit game sila dito. Pilip humahabol. Dito ka. Nandiyan kayo tago-taguan sa damo. Pero hinahabol pa rin. Ramos dito. Gusto magbata ng Abyssal Arrow. Hindi nag-co-connect. Takbuhan palayo. Inag-usan dito ng Watu si Popo. The movement, alam mo, Madam Adina, the movement thank coming you from Infamous PH kanina, that's, tawag dito, sobrang extended teamfight ang gusto nila. They even burn those flicker na alam mo hindi mahahabol, may giggle factor na. Ito yung possible, okay? Again, ito yung posibleng ikabagsak ng Infamous PH. They are losing their discipline in terms of teamfight. Nawawala yung composure nila. Oo, nawawala eh. Parang, sige, habol. And ang gusto lang ng Team Payaman is to lure them out while they are burning their resources. Patalas naman natin dito sa side of the two, pag-thinking dapat yung composure is real. Discipline. Tsaka di ka dapat natitil. Yung pressure dito, lalo lower bracket natin to guys. This is the game 2 ah. Talagang kailangan ba tumawag dito si Ginoong Valdez o makakatong zero dito ang Infamous PH. Medyo delicate sila sa item ni Hans nung X-Borg. Going for the glowing wand na. So, not mako na to. Kung titignan mo yung item dyan, no? Ready to go na anytime soon. Kulang na lang yung mga 1,300 for the glowing wand. Tama. For the X-Borg. Okay. Tapos itong Cho, ano to? Anong bibuhay ng Cho dito? Win poker? No? Kung titignan mo. Wind talker yan, no? So, wind talker, guys. Wind talker yung wind talker, no? Kasi pwede rin lumigo sa ano yun, Scarlet Phantom. Pero I think that's a wind talker. Wind talker kasi meron siyang dagger, if I'm right. Yung dagger na yun. Dalawang, yung rogue gear na yun and dagger, yan yung pangbuo ng wind talker natin. And speaking of, nabili na dito ng ating X-Borg, yung hinihintay niya na glowing one. Ang sabi na to, glowing one po yan. Really... It's either susunod na next item niya, Queen's Wings, or another attack item. Pwede siya mag-ice queen,
okay? And a date, good in a great job. Hindi ka nga pwede mag-isa pero sinalo na nila. It's only a trap. It's a great job coming from Infamous Bitch, baiting that Hayabusa inside the turret o baluarte namin to, sabi ng Infamous Bitch. Napataas pa ako ng paa dito sa sobrang init ng bakbakan habang si Baymax nakatulalala sa mundo. Ayun lang. Pero nag-iisipan ni Baymax, ano ba magiging comeback potential ng Infamous Bitch? Pero ito na nga yata ang hindi nila inaasahan. Ito ang Infamous Bitch. Dalawang miyembro dito ng Team Payaman. Napapabaksak dito ng Infamous Bitch. Mukhang susunod pa nga yata dito. De, back away na lang din. Sila Louie, pati sila X-Borg. Charan kila ito, kila Dexky. Nasa Team Payaman siya ngayon. Charan kila Dexky. Yan, kila boss niya. Charan po sa inyo, pati kila boss mo. Pero tignan mo dito, ah. Gusto sana mag-teleport dito ni Louie. Kinansel niya na lang din. Good game pa nga, coming from Yadu. Ready dito with a perfect match. Pero dito na, secure nakuha pa nga dito with the RKO. Look at that focus para si Clark na iiwan ng dragon. Makakaligtas pa kaya Fernandez. Backing away. Last insanity cricket. Pinapukan sa mukha. Sino pa susunod? They're trying to go for the slow. Clark trying to sustain na kanyang sarili dito. Suppress Reaper Grunchon. Ginamit na rin. Rain will fall. Reggie and the rest of the gang backing away. Regaining composure naman ng Infamous PH. Very aggressive with the recall sa mukha. Medyo mainit si Lembot. Habang nagpapaulan ang mga snow recall ang Team Infamous PH. Napaulan nila dito ng recall ang Team Payaman. Mukhang sila ang yayaman nga yata dito kasi Wave Dragon inside the curtain at masyado kang maasim dyan Lembot at Shuriken nga ang galing dito kay Wave dito at pagtalon ni Lembot, sinipa siya. Hanggang kaloob-loob. Nagulat siya eh. Nagulat din ako eh. Sabi siguro gusto mo sa pinakaloob ha. O sige, pagbigyan ka Lembot, nanlambo siya sa loob ng pore. Now, score natin, 12-13 in favor of Infamous PH in terms of the momentum. Pero bumabalik naman ang Team Payaman. Tama. Tugi. Around 1K lang naman ang lamang dito ng Infamous Page. Madaling bawiin ang Team Payaman, isang tamang clash lang na dapat iniingatan ni Infamous Page. Katulad nung pag-aasim siya ka-overextending dito ni Lempo. Sabi ng Team Payaman, titisipi ka pa sa harap ko ha. Kulets ka ha. O talaga Lempo at manlalambot ka sa amin. Let's see. Buwe-buwelo na naman. Itong Team Payaman doing a great job para mabuhay pa sa tournament na to. Item check tayo while waiting, going for the Ice Queen 1. Feeling ko Ice Queen 1 to eh. Etong si X-Board. Yes. Ay, hindi. Baka mag-necklace din to. Ayun, Ice Queen nga. Kala ko mag-necklace of Durance eh. Tama po. Ang inip na big ano, combination. Oo. Combination. Ayan na. Way of Durance, Neymar. Makakaligtas lang. Kinumit lang din yung kanyang dragon form para maka-bailout dito. Well played for Team Payaman. Kala ko sa next game yun ah. Oh, well played for Team Payaman. Trying to pick off na or ma-burn yung kanilang mga skill. Nireset lang ni Fernandez baiting the rest of the members of Team Payaman. Oh, nireset siya talaga para ma-miss or makita ang mismong position dito ng Team Payaman. Well played for nasa magandang position si Reggie ah. Anytime soon, pwede niyang kuhanin itong mga to. Yes, dikit-dikit pa lalo. With a perfect match ako sa Fatal Link in your face. Abyssal Arrow dito ng ating Selena. Hindi nagko-connect ka. Kung i-compare natin sa kaninang accuracy na. One big word, accuracy. Tita Fernandez na ispatahan si Dave na gusto sanang sumegue. Show sana lang up here dito ng Minion Wave. The pressure is real. The map control nakuha na ng Infamous Stage. This time around, go to the side of 47 dito sa ating timer. Depensa ang Marino para sa side ng Team Payaman. Ayan, sa sobrang init, yan ang mga nangyayari sa ating sa ating harapan. Yes. Maganda yung position dito ni Fernandez together with Lembot. Kano yung knock-up sa amin from Lembot? Disengage siya lang dito si Lance. Napilitan siya gamitan ng last insanity niya. OMG. Napaka
50-50 chances ng game na to. Both teams dikit ang death kills dito. As you can see, 12-13 pati naman sa may gold. Around 1K lang naman ang lamang dito. Luminous Lord is up for grabs na. Pasakit na tong Lord na to. It will be too crucial kung hindi pa i-contest to ng Team Payaman. Parang Baymax, nandiyan ka ba? Are you there? Are you there? Mukhang hindi nga yata. Napapatango na lang siya dito. Regis, patanggap na si Nembot ha. Alanganin yung position na yan. Mukhang Baymax na nasa isang Facebook. Kasi dito nila. Ayan ang format. Tara na. Nako, maganda yung ginawa dito ng Team Payaman though, nabugaw nga nila. Actually, ng Infamous, no? Nabugaw nila dito yung Team Payaman papunta dun sa Lord. Ayun lang. Okay. Ito yung malakas sabi dito ng comments natin. Si Wilson, yeah. The GOAT. Ito, ito guys, ha, yung ano yan, yung tawag dito, yung gold nila, it's already like almost 60k for both teams. So, ang items yan is already even. Ang labanan na lang dito is the execution kung paano may papasok ng tama ang bawat ano bawat galaw. And kailangan i-capitalize to ng Team Payaman. Look at Hans, di ba? Eh, no, tama yung ginagawa ni Hans eh. Kaso ang layo ata ng mga kampi niya. Hans is doing a great job, sa totoo lang. Nang sino-zone out niya yung mga pwedeng i-zone out, very aggressive having that item, pwede siyang pumikof eh. Nakakapagtaka lang is walang punga follow-up. Diba? Kasi once nahawakan ka ng Ice Queen 1 dito, automatically, ano eh, recta is low ka eh. Ay, buwebelo. Medyo malayo. The rest of the members ng Team Payaman, si Reggie, importante to, ang kanilang tank. Once na mahuli to, wala silang frontline dito, or are they going in from the backlines? Nasa nang TP ni Louie? Pwede nilang gawin to. Okay, immortality down na to. Ayan na, mapipito na kaya na dito. Ang main tank, Infamous Peach. Meanwhile, dito, inaagawan pa ng buff ng Team Payaman. Ako po. Okay. Wala silang frontliner, kumbaga. Mahirap pa mga walang frontliner. Binigay nila yung tank nila kapalit ng buff. Ganun ko nakita eh. Okay. And now, makakukuha ng pata sila ng Lord sa inyong situation. Hayabusa or anong pangalan? Dave. Oh my gosh! Expert kung nakita mo, Prof. Ang isang dumating, then that's insanity. Parang, hindi naman na na, hindi nyo na na, ano eh, na counter, hindi nyo na na deny. Bakit nag-TP ka pa? Hindi, susubukan niyang ano eh. Susubukan niyang i-steal. Oo, at least pag namatay siya, may immortality siya, tapos aalis siya. Kasi walang sign eh, walang sign kay Dave na kukuha talaga siya ng ano, ng minions. Kaso, around 2 seconds nang patayin Lord, tsaka na-late yung ano eh. Yung teleport dito ni Louie. Masyadong ano yun, ha? Miracle play yun. Miracle play yung gagawin nila doon. Pero yan na, hakbang pasulong na dito si Lord. On to the top. Bumuebuelo na buong Infamous PH. The rest of the gang, binabalance sila yung takbo. Hindi nila sasabayan yan to slow things down para kay Lord, para may isa pang wave na umabot. Tama, tama. And look at this, ha? Nakuha ni Ramses ito yung purple buff. Sana sa Team Payaman, pinapakulan ng isang araw pero hindi pa nag-go-connect. Alanganin to, depensa pa rin ang kailangan dito. Nilatag na itong ultimate ng ating YSS. Naka-ready lang. Feeling ko ang setup nila dito, madamati na ano eh, Flicker and Talon. Speaking of Flicker and Talon, tumalo na dito. Ang Kufra, basagan Tori sa taas. Ejector being popped, disengaging ang Dragon. Habang hinihintay na lang nila, where's the defense coming from Team Payaman? Trying to kill or tunawin itong Lord. Tumabas na ang Dragon. Ayan na, unstoppable force. Hindi tinamaan. Flicker out as well. The Dragonoid, the Dragon form. Bam! Pop out. Aljon is out. Reggie as well. This is Clark. Nakuha, nag-bailout na rin. 2-4-2 exchange in favor of Team Payaman. Down ang kanilang isa sa mga core hero. Focus fire dito. Dave, medyo pulado. Nakipagsayawan. And nakaligtas pa. And hingang malalim. Team Payaman. Yes, still alive and kicking. Pero butas na ang officer nila doon si Inhibitor. Pero immortality down pa lang naman pala dito kay Lembot. Gusto nilang kunin talaga si Dave. Naku po, medyo... ano yun ha, questionable ha, lalo butang yung top nila, tapos konting hinga na lang dito sa may middle lane nila, at may minions, Propi! May minions! May minions dito, tinatapos, pero goodie. Okay, goodie coming from Team Payaman, nahabol pa nila, muntikan pa sila. Hingang malalim ulit mga boys, hingang malalim. Yeah, still alive and kicking dito.
dito ang Team Payaman Show. Nakapo, buhay na dito ulit ang mga miyembro ng Team Payaman, 4-4. Ang ano ah, ang kapit silya yung nangyaring clash na yon. Sumusugal na si Dave eh. Para oh. Sana magkaroon ng miracle play. Matari na raw, madiretso sila din sa base. Hindi sila makakapag-push sa ano eh, sa ganitong sitwasyon against a X-board. Okay, nang ganyan ang item ah. Mahihirapan at mahihirapan sila dyan. Later on, I think this, ano, next third pa. Okay. Next third pa bago sa mga matapos nila. Unless magkaubusan dito. Tumalun pa nga. The knockup is real. Here comes the dragon. They're forced a team fight right in front of the base ng Team Payaman. Muebuelo. Ang ganda ng zone out dito ni Clark. Eto na, si Fernandez. Si Fernandez kasi tumatagpo. Hans Solo! Makakaligtas ba? Pop immortality, disengaging. Naku, last insanity sa mukha. Exacto, on point. Nasunog pa nga. Nawala ka niya immortality. Clark, makakaligtas. There you go, Clark. Kent, nakaligtas pa nga. Di, umalag pa rin siya. Look at that. He will fall. Sinasabi ko sa'yo, pinatay ni Goliath si Dave mga sir. Two man down for the side of Infamous PH habang isa lang. Pero problema sa isang nawala sa Team Payaman is the core hero. Yes. Alam ngayon ng Infamous PH, this is their chance na mag-asim. Kaso lahat sila pulahan. Instead, dito si Clark, Superman natin. Kini-clear na lang niya yung game. May bandang middle lane. Ito kailangan gawin ng Team Payaman dito. If ever mag-miracle play sila, dito na mismo sa Lord Jack. The TP from Louie, yan ang magiging susi nila sa pagkamanalo. Sugal talaga. Ano na to, if ever pagkakukunin ng Infamous PH ang Lord, yes. Ano to, do or die situation, kailangan nila makuha ang Lord or else, butas sila talaga dyan. Malaki yung capability nila makapag-steal guys, kasi wala pong retribution sa side ng Infamous PH. They, for Team Payaman, they have the teleport of Louie. Meron retribution, which is the 4 damager of Team Payaman. Tapos meron pa silang last insanity. Pagka TP, no, pwede last insanity or replicate. In clutch moment, kumbaga. And again, guys, this is the game number 2. May chances pang makabalik ang Team Payaman sa ganitong sitwasyon ni Infamous. Ayan na, bumuelo na dito. They need a pick of one. They're able to take down Fernando Jose. Fernandez is out for the next 55 seconds. Pinakamatagal na 50 seconds ng kanyang buhay ay tinala na habang eto nga si Reggie sinusuntok na yung Lord. Kanina wala na naman ni Reggie ah. Kanina yung map sinusuntok po siya at iniiwan din. Oo, oh, iniiwan mo din eh. Pero dito si Ramser ka naramdaman niya gusto sana mag-split ng Hayabusa. Clearing up na lang din dito, mukhang ginugo pa rin nila. Tinitingnan nila kung kakagat sa patibong ang side ng ito. Ito na, best time for the side of Team Payaman to create a clash. Nasa kanilang momento, pero si Dave nasa questionable move. Ikaw ang core hero, pero nasa harapan ka. RKO, wave the dragon. Now, disengaging buong Team Payaman. Looking sila sa position dito. Another knockup na si Dante para bumuga dito sa the rest of the team. Ano ito, Miss PH, mamamatay ba? Suppress Winter Truncheon, ginamit na raid. Nakuha na nga, one man down. Dave, Reggie, sumunod pa. Make it three, rain, Reggie, Dave. Tanggal na muna sa laro. Ito, susunod pa ata. Hans, nagsolo na naman. And I think, mawawipe out pa ata si Fernandez. Wave the Dragon, binitaw dito. Di Aljon. And there you go. Oh my gosh, Prof. B, nakaangat ang minion wave sa may bot at top lane dito. Infamous PH, questionable talaga yung nangyari position dito ni Dave ba? Lalo may threat niya siya. He plays a big role ah, sana sa pag-agaw ng Lord. Pero ito, hindi na inantay ng Infamous PH. At nagbabaw na nga, may kasama pang TP. This is it, fans it guys. This is a 2-0 in favor of Infamous PH. Laglag na po ang Team Payaman. Alright. Sobrang